as the PNP organization is mandated to do under the constitution, we should protect, we should serve and protect the people. Kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Siya ang tinaguriang tagabantay ng national budget. Isinulong niya ang pagtanggal sa congressional insertions and appropriations o mas kilala sa tawag na pork barrel. Siya ang naging leader ng mga pulis na tumapos sa miyembro ng kinatatakutang grupong Koratong Balilingkang. Siya si Panfilo Ping Morena Lacson Sr. o mas kilala sa tawag na Ping Lacson. Ipinanganak noong June 1, 1948 sa Imus, Cavite. Ang nasira niyang ina na nagngangalang Maxima ang siyang humubog sa kanyang paniniwala na siya namang dinala niya hanggang sa kanyang paglaki. Nagtapos ng kanyang elementarya sa Bayang Luma Elementary School noong 1960 at 1964 naman sa high school sa Imus Institute. Nagtapos sa kursong Bachelor of Arts in Philosophy sa Lyceum of the Philippines University 1967 nang pumasok siya sa PMA at naging kaklase niya si Gringo Hunasan. 1971 nang pumasok siya sa PC o Philippine Constabulary sa Metropolitan Command Intelligence and Security Group o MIS. G. Noong kalagitnaan ng 1980s ay naging Lieutenant Colonel na si Ping. Matapos ang People Power Revolution noong 1986 ay nagsilbi siya bilang commander ng PCINP Anti-Carnapping Task Force mula 1986 hanggang 1988. Naging provincial commander ng Isabela mula 1988 hanggang 1989. Mula 1989 hanggang 1992 ay naging commander naman siya ng Metropolitan District Command sa Cebu 1992 hanggang 1995. Inappoint siya bilang chief ng Task Force Habagat sa ilalim ng Presidential Anti-Crime Commission November 18, 1999. Inappoint ng nooy Presidente Joseph Estrada si Ping Lacson bilang PNP chief. Bago pa man maging PNP chief si Ping Lacson, ay dumaan ito sa maaksyong buhay bilang pulis. Siya ang nanguna sa pag-rescue sa kinidnap na si Robina Gokong Wei, anak ng business tycoon na si John Gokong Wei Jr., may-ari ng Robinson's Mall at Cebu Pacific. Matapos ang matagumpay na rescue mission nila Ping Lacson sa anak ni Gokong Wei, ay binigyan sila ng pabuya pero tinanggihan ito ni Ping Lacson dahil sa ipinapatupad niyang no-take policy para sa kanyang mga kapulisan. Dagdag pa niya na mas mabuting hindi tanggapin ang ibinibigay na pabuya para hindi magkaroon ng mentalidad ang mga pulis na tutulong lang sa mga nakakabigay ng reward. 400,000 pesos sana ang halaga ng reward na ibibigay ng pamilya Gokong Wei sa grupo nila Ping Lacson. Pero para sa kanya, isang pasasalamat lang ay okay na. Maliban sa pagtugis sa mga kidnappers, ay naging trabaho din ni Lacson ang tugisin ang mga naghahari-harian sa weteng at iba pang ilegal na mga sugal. Minsan na daw siyang tinangkang i-bribe sa halagang 1.2 million pesos kada buwan ng isang weteng lord sa Laguna, pero tinanggihan niya ito. Bilang PNP chief, ay naging istrikto si Lacson sa mga kapulisan. Tinutukan niya ang tinatawag na kotong culture sa PNP at sinibak ang mga napatunayang kotong cups. Naging istrikto din si Lacson sa physical fitness ng mga pulis. 34 inches lang ang dapat na maximum waistline ng mga pulis. Kapag lumampas ka dito, ay tiyak na aaraw-arawin mo ang pag-iinsayo para lang mapababa ito. Sa panahon ni Ping Lacson bilang PNP chief, ay nakakuha ng 58% public approval rating ang PNP. 78% naman ang approval rating ng mga tao para kay Ping Lacson. Dekada 90 nang naging sakit sa ulo ng gobyerno ang kilabot na Koratong Balilingkang. Ang specialty nila ay ang pagdukot sa mga negosyante at mayayaman. Maliban pa sa pagnanakaw sa mga bangko, walang pakundangan kung mamaril ang mga miyembro ng Koratong Baliling. Ilang mga bystanders din ang nadali ng kanilang pinagbabaril ang mga ito, maliban pa sa mga security guards na walang awa nila kung patayin. 1995, nang magbarilan ang 11 miyembro ng Koratong Balilingkang laban sa mga tauhan ng PACC na hawak ni Lacson,
namatay ang 11 miyembro ng Kuratong Baliling sa mga operatiba ng PACC sa Quezon City, 2003. Sinampahan ng kaso ang 33 mga pulis kasama na si Ping Lacson dahil daw sa hindi shootout ang nangyari, kundi rub out, pero hindi nagtagumpay ang kaso laban kila Ping at sa mga kasamahan nito. 2001, idinawit ang pangalan nila Ping Lacson at Joseph Estrada sa pagpatay sa publicist na si Salvador Bubidacer at sa driver nitong si Emmanuel Corbito. Idiniin sila ng testigong nagngangalang Cesar Mangkaw, isang miyembro ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOC TF na hinahawakan ni Lacson noon. Ayon kay Lacson, na pinilit umano ng Arroyo Administration si Mangkaw para idiin siya sa pagpatay. Naging wanted sa pamahalaan si Lacson sa loob ng 15 buwan. Namata nito sa Hong Kong at sa Roma, pero hindi kailanman nadakip. Matapos makumpirmang ibinasura na ang kaso laban sa kanya, ay tsaka na lamang ito bumalik ng Pilipinas. 2015, sa interview kay Mangkaw ay humingi ito ng patawad kila Estrada at Lacson sa ginawang pagdawit sa kanilang mga pangalan. Ayon kay Mangkaw, na pinilit daw siya umano ng Arroyo Administration para idiin si Estrada at si Lacson. Ay talaga pong umingi ako ng apology kay Senator Lacson sa nagawa ko po, pagsira, pagmalign ng kanyang pangalan, reputasyon, ambisyon, yung kanyang hihirap nung siya pinagtago. Tumakbong senador si Ping Lacson noong 2001 at nanalo 2004 nang tumakbo rin ito sa pagka-presidente, pero hindi pinalad. 2013 hanggang 2015 ay naging miyembro ng gabinete ng Aquino administration si Lacson. 2016 nang binalaksan na muli ni Ping na tumakbong presidente, pero dahil sa mababang rating na kanyang nakuha sa mga surveys ay minabuti niya na lamang na tumakbo bilang independent candidate sa pagka-senador. 2019 pa lang ay pinupunan na ni Ping Lacson ang ilan sa mga nakikita niyang kamalian sa PhilHealth hanggang sa tuluyan na itong pumutok nitong 2020. Pagdating sa mga expose ay palaging hindi nauubusan itong si Ping Lacson, kung kaya't para sa iba ay mabuti ito dahil sa meron palaging nakabantay sa gobyerno. Ilan sa mga batas na authored or co-authored o sponsored ni Lacson ay ang Free Irrigation Law for Farmers, Anti-Hazing Law, Anti-Crime Law at Anti-Terrorism Act of 2020. Tatlong artista na ang gumanap sa pelikula bilang si Ping Lacson: si Edo Manzano noong 1993 sa pelikulang Task Force Habagat, Rudy Fernandez noong 2000 sa pelikulang Ping Lacson Super Cup, at Robin Padilla noong 2013 sa pelikulang 10,000 Hours. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.